tuition ko. Naka-budget na rin naman po yun. Ang sabi naman ho ni Victor, siya na rin po yung sasagot sa susunod na SEM. Paano yung bata? Kahit sa inyo na po muna habang mag-aaral. Hindi ko kaya. Kasi teacher ko, nag-test pa ako sa mga bata, tapos may planner pa ako, tapos pagdating dito, mag-check pa ako ng mga test papers ng mga bata. Hindi ko kakayanin. Di ba, Liliana, sa akin na lang. Total, on the way naman yung bahay, pwede mo idaan. Ako nang bahala sa apo ko. Di problema. Salamat, Hula, ha? Paano ba, Lahe? Mauna na kami. Hindi na rin kami magtatagal. Sige, Hula. Pag-ingat ho kayo, ha? Sige, tumawag ka lang, ha? Nagkailangan ka. Sige, ho. Okay, salamat, ha? Bilisan mo. Halika na sa tayo dito. Sige, ingat kayo, ha? Sige. Bye-bye. Mama, kung may kailangan ho kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Gagawin ko po lahat, wag ho kayo mahihiya. Ay, hindi talaga ako nahihiya. Wala ako noon. Isa lang ang gusto kong malaman mo. Sa bahay na to, isa lang ang Reyna. Naintindihan mo? Ako po yung prinsesa. Hindi ka nakakatawa. Eh kung hindi niyo pala ako kayang tanggapin, bakit niyo ako kinuha? Hindi kita kinuha. Dinala ka ng tatay mo sa bahay at pilit na pinaalagaan sa akin dahil namatay na raw ang nanay mo. At hindi naman din ako demonyo para hindi kita tanggapin. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kasi ako, kahit ganyan yung trato mo, minahal ko kayo ni Alex. Maniwala ka man o hindi, minahal kita. Pero huwag mong hanapin yung pagmamahal ko kay Alex sa'yo. Si Alex, totoo kong anak. Ikaw hindi. Malaki lang kita. Sandali muna, Victor. Sandali. Ayoko kasi pinag-uusapan yung mga ganyang bagay eh. Bumabawling sa akin lahat yung sakit. Lahat ng ginawa ng mga magulang mo sa akin ng tatay at nanay mo, pinindiha ako. Ginawa akong gago. Kung alam mo lang ang pakiramdam, Victor, maiintindihan mo rin siguro ako. Hindi pa pala eh. Oo, tama ka dumala eh. Biro mo, kung sinukuan ko yung relasyon namin dalawa, eh di parang pinayagan kong manalo sa harap ko ang nanay ni Victor. Bakit ganun? Sila na nga ang may kasalanan eh. Bakit sila pa magkakaroon ng karapatang maging masaya? Isang taong mahigit ko yata siya pinaramdam sa kanya, nakabit siya. Kaya siguro maagang namatay. Hindi naman kasi dapat hinahayaang sumayang mga babaeng katulad nila eh. Dapat nga dyan sinusunog ng buhay eh. O hayaan na lang mamatay. Bakit hindi mo ayusin yung pamilya mo? Pasensya na po, Ma, ha? Pero dati naman ho, wala naman po kayong pakialam sa relasyon namin ni Victor. Oy, babae. Ako pa rin ang tumatayong nanay ni Victor, ha? Ako pa rin ang nagpalaki sa kanya. Kaya lahat ng kapangitang ugali ng babatang yan, sa akin isisisi. Kaya makikialam ako. Onay. Hoy, ayusin niyo yung pagsasama ninyo, ha? Tama na, huwag ka mag-skandalo dito! Kung gusto ko ng skandalo, hindi lang yan ang aabot ng babae niya sa akin! Bitawan mo ako! Tama na! Huwag kang makialam dito, bitawan mo ako, ha? Tama na, ma. Tama na? Bakit? Ikaw ba alam mo kung kailan tama na? May asawa kang taon, di ba? Pinatulan mo, may asawa rin. Asawa pa ng kapatid mo. Hindi ka na nahiya. Ikaw, layuan mo ang anak ko, di ba? Ilang beses, ha? Tinuhog mo pa yung magkapatid. Bakit ganun ka? Saksakan ka pa talaga ng kate? Wala ka pang kahihiyan? Bakit ako lang po yung sinisisi ninyo? Pareho naman namin ginusto ni Alex to, eh. Tumasagot ka ba? Ha? Tumasagot ka ba? Tama na, ma. Tama ka na lang. Tama ka na! Uwas ka na! Tama na po. Ayaw mong tigilan yung magkapatid ko, ha? Ayaw mong tigilan? Ito ang mapapala mo! Ay, hindi ka lang tigilan! Tama na po! Bitawan ka! Tama na ma!
Pag-usap tayo. Pag-usapan natin ito, ma. Wala tayong pag-usapan! Alam mo, matapang ka. Makapal talaga ang mukha mo. Wala ka talagang hiya. Pinapaliwanag ko lang ang sitwasyon. Matigas ka rin, ha? Alam mo, Juliana, hindi mo ako kilala. Edukado akong tao. Pero lahat ng nanay, nagiging mabangis na leon para protektahan ang anak nila. Alam na ba ni Pilar lahat itong pinaggagawa mo? Kawawa naman ang lola mo. Ang akala pa naman ang lola mo, si Victor ang nambababae. Hindi niya alam, ikaw na malandi ka. Gusto mo ako na magsabi sa lola mo? Para na sa ganun, magpiesta ang mga kapitbahay mo, mga chismosa. At gusto kong malaman ng lola mo kung anong klaseng apo ang inalagaan niya. Nila. Hindi ko rin alam. Victor, paano mo nagawa lahat ito? Kalma lang, ma'am! Ayun ka eh! Kalma lang, ma'am! Walang makakalma ngayong gabi! Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, o ano, masaya ka na? Nasa ospital ang anak ko. Lasog-lasog ang katawan. Alam niyo kung bakit ko ginawa yun. Alam mo kung bakit mo ginawa yun. Alam mo, huwag mo isama ang anak ko sa mga kawalakyaan mo. Huwag mo isama ang anak ko sa mga kahayupan mo. At huwag kang mag-alala, hindi papatunan ni Alex ang asawa mo. Hindi! Ano? Nag-file ng annulment si Juliana? Bakit? Ha? I think kayo na isa-serve sa kanya isama ng korte. Hindi ba? Nakipaghiwalay din naman sa kanya si Victor. O ano pang kailangan? Ha? Gusto ni Juliana maging legal yung paghihiwalay nila. Bakit kaya ano? Hindi mo ba nakikita yon? Para siguro mapakasalan mo siya. Hindi mo ba naisip yon? Ha? Alex! Makinig ka sa akin! Alex! Nasa kama ka, anak. Huwag kang lumipat sa sahig. Ang laki ng pagkukulang mo sa asawa mo. Yun ang dapat mong punan. Naintindihan mo ba ako, anak? Pinag-usapan na natin ito, hindi ba? Wala akong planong ganun, ma. Hindi ko gustong ang ipalit mo sa asawa mo yung Juliana na yan. At kung wala kang planong ganun, mabuti. Di sabihin mo sa kanya, nahihiwalayan mo na siya. Anak, saan ba ako nagulang? Ako ba may kasalanan? Ako ba? Sabihin mo sa akin kung ako. Anak. Lahat ginawa ko para hindi ka matulad sa tatay mo. Ma! Hindi na ba talaga katigas ang puso mo? Nakikipag-ayos na si Victor! Nakitaan ng judge ng probable cause ang kaso. Ibig sabihin, may basehan ang reklamo ni Juliana kung bakit hindi na sila pwede magsama. Kaya tuloy ang annulment. Sa'yo. Bakit niyo ginawa yun? Bakit yung pinalabas na may sira yung ulo ko? Ang sinabi ko, personality disorder. Ganon din yon. Nag-witness kayo para kay Liana. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Eh, totoo naman. Bata ka pala, may intindihan ang ulo mo. Bastos ka, violente ka. Kaya alam ko na, hindi talaga kayo magtatagal. Si Alex ang nagsimula nito. Alam nyo yan. Tumahimik ka na. Nakaganti ka na, di ba? Hindi siya magiging judge dahil sa'yo. At pamilya ko yung sinira niya. Kaya kung nga ginagawa ito, hindi mo pa nakikita, Victor.
ayokong sirain ninyo magkapatid ang buhay niyo dahil sa iisang babaeng katulad niya. Pag nawala siya sa buhay natin, lahat po magiging maayos. Kilala mo si Victor. Marami siyang pwedeng gawin at isipin. Kaya nga iniiwalay na ng apo mo, di ba? Malapit na silang magkaayos. Paano mo naman nalaman yan? Dahil kung maghihiwalay na sila, hindi na sila magpapabindisyon nitong bahay. Kaya ibig sabihin, habang buhay na silang maninirahan dito. Basta, sabihan mo pa rin yung apo mo. Kung talagang desidido silang tumira dito. Bakit naman? Masyadong mahal itong village na to. Nagtitraining niya si Victor sa gym ni Badong. At may bago pa siyang trabaho sa klinik. Hindi sapat yun para bumuhay ng pamilya. Parang ang ginagawa niyo, niloloko niyo lang ang mga tao dito. Mahiya nga kayo. Kung sa bagay, bagong lipat lang kasi kayo, wala kayong alam. Sandali. Hindi pa bagong lipat ka rin dito? Wala pa kay isang taon. Kaya wala ka rin alam. Ikaw nagpatras kay Maricel, no? We're not above the law, ma. Child trafficking yun nangyari. It's clear as daylight. Huwag mo kumadaylight-daylight, ha? Baka magdilim ang paningin ko sa'yo. Kailan ka ba natakot sa law? Patinglalandi ang kayo ni Liliana? Kaya mo lustan, di ba? Ginagawa ko lahat, ha? Para magkaayos kayong dalawa ni Sylvia. Hinaharang mo naman! Nagawa niyo lang komplikado, ma. Ah, ayaw mo ng komplikado? Ha? Kaya ka pumatod sa asawa ng kapatid mo? Walang nadudulot na mabuti ang pagiging kapit. At tandaan mo, masakit ang karma. Masaya ka ngayon. Nasa'yo silang dalawa. Pero isang araw magigising ka, wala na silang pareho sa buhay mo. Anong nangyayari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay isa. Ako ba ang siyang nagkulang o ikaw ang di